tao nagsisuffer sa pag-breakup. Tip number one, sige, pag yung mga oil na yon and just pag violet rays that can increase inflammation and redness. At nakakaganda din yun sa ating mukha para hindi tayo magkaka-pimple or magkaka-acne. Tip number 2. Tip number 4. So, tip number 5. Tip number 6. So, tip number 7. Tip number 8. Last na to, guys. Iwasan natin maging hey guys, what's up? It's Athea here. So for today's episode is going to be on how to get rid of acne. Nowadays guys, maraming tao nagsisuffer sa pag-breakout, especially mga teenagers. So kung kayo yun guys, watch this video till the end because I will give some tips to you guys to cope up with acne. So tip number 1, keep your face clean. You should wash your face 2 to 3 times every day guys kasi ito ay nakakatulong para matanggal yung mga dirt, bacteria, and oil sa ating mukha. Kasi ito minsan ang sanhi kung bakit tayo nagkakapimple. Or number 2, limit using too much makeup. Isa din to guys sa mga sanhi kung bakit nadagdagan ang mga pimple natin. Especially pag may pimple na talaga tayo. Tapos nalagyan natin ng makeup yung pimple natin para lang makover ito. Mas lalo pa yung na-irritate guys. Pag kayo bumili ng mga makeup products, you should check the label or the ingredients sa makeup na yon kung may nakapangalan ba na non-comedogenic kasi yon guys ay hindi nagkakos ng acne. Tip number 3, watch what you put on your hair. So iwasan natin guys ang paglalagay ng mga oils, baby oil, gel sa ating buhok. Kasi guys, pag yung mga oil na yon and gels, pag pumunta yun sa mukha natin, is magka-clog yung pores natin and na-irritate pa siya lalo. And doon nagsisimula yung acne, yung pagtutubo ng acne sa ating mga face. So, iwasan natin yun guys. Kasi syempre, minsan, tayong mga babae, nilulugay natin yung buhok natin. So, yun, turupan tayo sa ating, yung mga bacteria, especially yung mga bacteria sa ating buhok. Sa ating buko is pumupunta sa ating mukha. Number 4, serena. So nowadays guys, marami talaga ang nai-stress kasi sa mga trabaho nila, sa mood juice and online class. So minsan nagtataka tayo kung bakit tayo nagkaka-pimple eh hindi naman dumadating yung period natin. So hindi lang natin guys alam, so sobrang stress natin sa mga bagay-bagay doon pala lumalabas yung nagkaka-breakout. Number 5, stay out of the sun. So yung araw guys, meron siyang ultraviolet rays that can increase inflammation and redness, which can irritate your skin. So kasi guys, minsan yung mga balat natin is ang sensitive. So bago kayo sumabak sa init, you should put sunscreen na merong mataas na SPF like 30 to 50 above. Number 6, have enough sleep. Maganda to guys kasi nakakatulong to para makapagpahinga na maaga ang ating skin. At nakakaganda din to guys sa ating mukha para hindi tayo magkaka-pimple or magkaka-acne. Tip number 7, use cold sheet to exfoliate and other exfoliating products. So, nakakatulong guys ang pag-exfoliate natin sa ating skin kasi it helps to remove dead skin cells na nagka-clog sa ating skin and also yung mga bacteria and oils na nagkakasin ng acne. At nakakaganda din to guys ng mga balat natin para maging looking fresh tayo. Tip number 8 guys, last na to, invest skincare products that fits in your skin type. So, isa din to guys sa mga kailangan natin para maiwasan ang pag-breakout. So, for example, dry skin ka. Mag-invest ka ng skincare products na para sa dry skin like moisturizer. So,
So, kung acne prone skin ka naman guys, mag-invest ka din sa mga products na may naka-label sa na non-comedogenic guys. Kasi sabi ko nga kanina, yung non-comedogenic is hindi siya nagkakos ng acne. And for today's vlog, I hope na makatulong to guys sa inyo. And don't forget to like, comment, share this video to your friends, subscribe to my channel, and click the notification bell para mag-updated kayo sa susunod kong videos next week. Have a blessed day and keep safe, everyone.